Good morning and happiness life, mga ka-Lifechange. So today, ang pag-uusapan natin is Lifechange, ang pagbabago ng buhay. So maraming tao ang gustong magbago ang buhay, gustong baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Pero marami silang iniisip kung paano nila ito magagawa. Sa isang banda, mga ka-Lifechange, ang pagbabagong buhay po ay hindi madali. Hindi po ito isang araw na bukas nagbago ka na. It will take a long time process. Okay po? Ang life change, ano ba ang gusto mong baguhin sa buhay mo? Kasi maaaring ang gusto mong baguhin sa buhay mo is yung personality mo, yung pakikitungo mo sa pamilya, yung pagkakaroon mo ng love engagement, yung pakikisama mo sa mga tao, o yung tinatawag mong social works na pangtrabaho. So, yan yung mga factor na gusto mo magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Di po ba? So, let's talk about number one. Siyempre, unang-una sa lahat, gusto natin magbago ang ating sarili. Okay? So, kung dati meron ka mga character na hindi maganda, may mga tinatawag ka na negative sa iyong buhay na gusto mong i-turn or shift into positive, medyo mahirap yan. Kasi kailangan tuklasin mo sa sarili mo na masasaktan ka. Kasi yung mga dati mong gawin na ginagawa na alam mong masama pala, is tatanggalin mo sa buhay mo. Di ba mag-a-adjust ka? Parang mahihirapan ka. Sa una, yung ganito lang, sample yung kung dating naninigarilyo ka, tapos bigla mong i-stop yung paninigarilyo mo, nagkakaroon ng immediate effect doon sa katawan mo yan kasi hinahanap-hanap ng katawan mo yung sigarilyo. Kung ikaw'y manginom, bigla mong in-stop, di ba yung pag-inom-inom, hanap-hanapin yung katawan mo, parang nanginginig ka na manghihina ka para hanapin yung pag-inom. Pero you decided to stop it. Kaya you need to take the risk na for good naman, di ba? Risk na ma-stop na yun for good. Ganun din example yung personality mo. O ikaw ay dating homosexual, mahirap magbago pa ikaw ay dating homosexual o ikaw ay bakla or tomboy. Kasi people looking to you na ganoon, yung mga nakalipas mo yung past, lagi i-coconnect sa'yo. Di po ba? So ganoon din sa mga example, sa mga lalaki na straight, sa mga babae na straight, na nagkaroon ng mga tinatawag na affair sa iba. Di ba kahit ano gawin mo, para naging kabit ka or naging mga bagay na naging tinawag natin na mga pagkakamali mo. Yan. Yan yung mga tipong gusto mong baguhin sa buhay mo, yung mga experience mo na mali at yung mga gusto mong itama sa buhay mo. So, life change, di ba? Life change for better. Example, meron kang hindi magandang relasyon sa family mo, sa mga kapatid mo, sa mga kamag-anak mo. Gusto mong i-build up yung good relationship. Gusto mong magsimula uli. But, hindi mo alam kung paano. Kaya, you are looking for someone who will support you. Yan din, example, kung may trabaho ka, gustong-gusto mo yung trabaho mo, pero parang pagod ka na, parang ayaw mo na, parang ibang gusto na yung buhay na gusto mo. Ganun din sa pamilya, sa ama, sa anak, na naghahangad dati ng anak, na naghahangad na magkaroon, hindi mo naman na kayang suportahan, hindi mo na ibigay yung pangailangan nila. Nung wala ka ng mga anak, hangad ka ng anak ng angat, pangako ka ng pangako ng kung ano, na ibibigay mo sa kanila ang magandang buhay, nasaan during that time. Yan yung mga tipong mga life-changing experience, di po ba, sa society right now. Sa society, pag hindi ka nila gusto, ayaw nila sa ugali mo, you're out. Sa culture, itatawag ka nila, i-discriminate ka nila. Why? Because you are not belong with them. And because you have your differences. Diba? Ito yung tinatawag natin na mahirap baguhin sa life change. Masasaktan ka pag nagkaroon ka talaga ng tunay na pagbabago sa iyong sarili. Why? Kasi i-accept mo. Yung acceptance is very important. Acceptance that you have wrong, you have mistake in life, you have a lot of things na kailangan baguhin. Di ba masakit yun? Parang ipinapamuka sa sarili mo. Okay po ba yun? So, I'm hoping na this is reality, which is nangyayari talaga sa mga buhay ng bawat individual. So, kung magbabago ka, I will give you some tips right now. Number one, pray. Pray. Bakit po?
You know, ang pagbabago is a divine healing. You need the Lord. You need the guidance of the Lord para talagang tuloy kang magbago. Seek for guidance. How you will seek guidance? By reading Bibles, by listening to the elders, yung mga right one, ha? Elders na right one, mga pastors or mga... But you don't need to look with them. Look for Jesus. Look for the Lord, okay? Just take their good advices for you para magkaroon talaga ng life change. You need to surround by tinatawag natin na good leadership people. Ito yung mga tao na nakapaligid sa'yo na they can give you a motivation. Ito yung mga tao na nagsishare. Baka meron kayong the same experience that you are talking together, na magkakaroon ng tinatawag na palitan kung ano yung ginawa mong step, ano yung ginawa mong solution para magkaroon ng changes. Okay po. And lastly, focusing our mindset. Di ba, yung mag-focus ka sa mas magandang buhay, tingnan mo na mas maraming biyaya, tingnan mo na mas maraming maganda na ibibigay sa iyo ang Lord na pagkapala. From that aspect, I think and I believe you can have your life change. Life change for better. Life change for good. Ito yung pag sinabing life change. Umikot ang buhay mo sa mas magandang way. Di ba? Kumbaga yung kahinaan mo, yung weakness mo, ito yung tinadyakan mo para makapanik ka doon sa tinatawag mo na pagbabago. Para magkaroon ng tinatawag na changes in your life. Remember, sasabihin ko nga ulit sa iyo, totoo ito. Hindi madali ang magbago. Mayroong kasakitan pag nagbago. Pero worthy sa huli ang regalo dahil mas mapapaganda ang buhay mo till you die. Na kahit mamatay ka, na alam mo na nagbago ka at binago ka ng Lord, at alam mo na the Lord accept you in heaven. Di po ba? So, yun yung pinakamasarap na pagbabago sa buhay. People, titingnan ka niya na isang round na dart. Lagi kang i-spin. I-spin. Ituturo sa iyo yung mga dati mong ginawang mali. Ito yung dati mong mali. Ito yung dati mong mali. Ito yung dati mong mali. But once the Lord shield you, di ba? Shield you kasi nagbago ka. Lahat na itatapon nilang mali, papalitan mo naman na ito yung ginawa ko ng maganda, binago ko. Ito yung mali mo, ito yung binago ko na. So from that, lilito ngayon yung tatabing maka-cover up na yung mga mali mo na mga pagbabago mo sa buhay. So I hope I encourage you. I hope you learn something. I hope na empower ka. I believe na nagkaroon ka ng tinatawag na level up yourself. Okay, sana sa pagbabago. Life change for better. Life change for the Lord. And life change for you yourself. Para naman magkaroon ka ng tinatawag na tunay na pagbabago sa iyong buhay at sa iyong sarili. So to all of you, thank you. And kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to click subscribe. Click yung notification bell, i-all mo na para updated ka sa mga upload natin mga video. Don't forget to comment down below and like and share na rin po. Don't skip my ad. Maraming salamat mga ka-Lifechange. This is Leonardo Polintan, your host here at Lifechange OFW Journey. Bye-bye!